ang nakaraan at ang kasalukuyan. Kapag naganap ito, pahiwatig bang may aasahang mas magandang hinaharap? Isa na namang karangalan ang nakamit ni Ding Dong Dantes. Ito ay ang Film Actor of the Year Award mula sa 44th Guillermo Mendoza Memorial Foundation. Ang inspirasyon ko lang naman importante, gaya ng sabi ko, yung family ko and si Marian, siyempre sila parati ang kasama ko kapag gumagawa ko ng isang movie. Kasama ko sila in spirit. And sa foundation na nagbigay nito, thank you. Bukod sa kanyang bagong award, may bago ring tattoo ang premiadong aktor. Ito yung mga first and last letters ng Greek alphabet. So, in ancient times, Christ was referred to as the beginning and the end, diba? Alpha and Omega. Habang gumaganda ang career ni Dong, suportado rin ito ang nobyang si Marian Rivera. Suportado maging sa paglipat nito ng management. 100% po, nandun po ako sa likod niya. Kung anong desisyon niya, alam ko she's mature enough and she knows what she wants and she knows what she deserves. Pero totoo nga bang may impluensya ni Dong ang desisyon ni Marian na kumala sa dati nitong manager? Wala po, dahil nasa tamang pag-iisip na po siya, nasa tamang edad. Tapos na yung mga issue, wag na nating halongkatin, ang importante, masaya ako sa desisyon ko. Samantala, kagabi, namataang nasa iisang lugar lamang, sa Resorts World Manila, ang past at present ni Dong. Si Marian nasa event ng FHM, si Karil naman manonood ng isang musical. Balitang hindi ito ang unang pagkakataong nag-cross ang landas ng dalawa sa nasabi ring lugar. Nauna nang magkita sina Karil at Marian nang ganapin doon ang 50 Years with the Master Showman kung saan kapwa sila imbitado. Wala, it just happened here actually then. Part ng buhay ko at magiging artista si Kuya Jerms. I was, of course, there. Hindi naman kami nag-away ni Karil, di ba? Nagkataon lang na sinasabi ko palagi na nagkataon lang yung ex niya ay minamahal ko ngayon. So I think wala naman kaming problema na dalawa at malinaw sa aming dalawa. Balitang nagpalitan ng ngiti ang dalawa, ang tanong ng marami, bukod sa ngitian, nakapag-usap ba sina Karil at Marian? Wala, eh kasi nasa entablado kami na. Actually, wala lang talagang chance. I mean, there's nothing wrong. Wala lang talagang pagkakataon. Ngayong tila nalalagay sa ayos ang lahat. May usap-usapan namang ikakasal na sa darating na Disyembre, sina Dong at Marian. Ang galing-galing naman nagsabi niya, buti pa siya alam niyang ikakasal ako. Diba? Sabi ko naman, if mangyari man yan sa amin ni Dong, bakit naman namin itatanggi at itatago sa mga tao? Karapatan nilang malaman dahil sa pagmamahal nila sa amin. Kami mismo ni Dong sasabihin namin, ang problema hindi pa talaga. Yung December na raw ang wedding, ano nga ba talaga doon? Hindi, parati naman po may mga ganung usap-usapan eh. Pero gaya po ng nasasabi ko parati, kung darating po yung araw na yun, ako mismo magsasabi kung kailan po yung... Kung magkakaroon ng gano'n at kung kailan, sa akin po manggagaling yon. Hindi po namin itatago. Anong klaseng wedding ba ang plano? Church wedding? Well, ano man ang mangyari, kailan man yan. Siyempre gusto ko church. Gusto ko nasa harap ko si God kapag sinabi ko yung mga vows ko. Ano